Banatbay nagkomento sa LGBT community dahil sa nangyayari sa Mindiola. Kinampihan naman ng Senadora Hontiveros ito. Panoorin po natin ang buong pangyayari. Ayun na nga, ito na nga hindi ko maintindihan. Ano? Ito kasing mga minsan itong mga kababayan nating bakla, parang nagagalit sila pag tinatawag silang bakla. Pero ang tawag naman nila sa isa't isa, bakla. Pag nagtawagan sila, "Hoy bakla!" Ganon. Pero pag ikaw ang tumawag ng bakla sa kanila, magagalit. Ano bang klaseng kabaklaan yan? Diba? Hindi ko maintindihan talaga ha. Yung mga bakla kong friends, ang tawagan nila sa isa't isa, "Hoy bakla, bakla, alika dito, bakla." Ganon sila, tawagan nila yan ha. Pero pag tatawagin naman sila ng lalaki o ng babae ng bakla, nagagalit sila. "Hoy bakla! Wah, bakit? Ba't mo tinatawag ka bakla? Ano ka ba? Bakla ka naman talaga, oh." Wala naman ibig sabihin ng bakla eh, hindi na maganda. Diba? Oh. Ang grabe yung mga tawag ninyo, ha? Kayong malulupit, ha? Ba't Judy Ann Santos? Ano yun? Hindi ko na-gets. Bakit Judy Ann? Ayan, sabi nito ni Cynthia, "Boss Banat, saan galing ang mga bakla? Hindi ko rin alam ho. Hindi naman sila nanganganak pero dumadami sila." Ikaw, bakla ka ba? Ay, ewan ko, hulaan mo kung bakla ako. Ay, ewan ko sa'yo, Only Pop. Kahit naman babae sa babae ang tawag bakla tapos sasagot, bakit bading? Ito kasi mga baklang to, nag-rally, hinuli, okay? Makatarungan ba o hindi? Yan ang tanong ko sa inyo. Yan ang isagutin ninyo, ha? Makatarungan ba yung hinuli sila o hindi? Tanong ko sa inyo kasi may mga nagrereklamo, 20 lang daw naman sila. Tapos naka-face mask naman daw sila. Oh, may social distancing naman daw sila. Tapos kesyo wala naman daw silang mga warang. Hindi ko maintindihan anong hinahanap na waran. Tapos kesyo hindi daw sila binasahan ng Miranda Rights. Ay nako, dapat pala sinama pa ang parokya ni Edgar doon. Tapos pinakanta pa si Chito Miranda para kumanta siya na, "Hoy, bakla!" Ay, bulol pala yun, bulol. Kayo talaga ang mga dadumi na mga isip ninyo. Kaya tayo inaaway ng mga ano, mga kabaklaan diyan sa tabi-tabi. Kahit pa di rason 'yun, galit na galit, ha. Oh, tama, sabi nga ng mga pakisagot 'yung tanong, 'yung sagutin niyo 'yung tanong, hindi 'yung bakla ang pinag-uusapan natin. Oh, wala silang permit, ha? Wala silang permit, ha? Oh, sabi ni isa, oh, 'yung pa, "Mga baklang nag-rally, hinuli, makatarungan o hindi, kayong sumagot, ha? Maximum of 10 lapat pag nag-rally." Senate hearing na naman yan, di bakla. Ay, tama. Yung ano, yung hindi naka-CR na bakla. Imantakin mo, inabot sa Senado. Buti pa yung baklang hindi naka-ihi. Umabot doon sa Senado. Pero yung Meralco natin ngayon, hanggang ngayon, wala pa din. Mga na totoo lang eh, sabi ko nga eh, buti pa yung baklang na naihi eh, hindi makaihi, napunta sa Senado. Etong Meralco, nawalang, winalang yata yung lahat sa billing natin. Hindi ko maintindihan, ang tataas lahat ng billing, lahat tayo matataas. Konti lang ata yung ano, hindi man lang pa ipatawag ng Senado. Wala talagang pakialam to mga senador natin. Oh, eto na nga. Eto na sila, nag-rally sila. Ang tanong ko nga sa inyo, mga baklang nag-rally, hinuli, makatarungan ba o hindi? Kasi ako, tiniisip ko din yan ha, kasi may nagreklamo. Sino ba itong hinayupak na nagreklamo na ito? Ito. Sandali ha. O, itong si ano. Ayan, o. O, Hontiveros, arrest of Pride Month demonstrator in Mindiola, worrisome. Parang, "Are you lawsome tonight?" Ay, losom pala yan. Lakay present, si Vice Ganda, may pakulo niya. Lakay 357, $2. Hindi ko nga maintindihan. Ano daw siya? Nabahala daw siya? Ha? Parang akala mo naman, merong matinding... Hindi siya nababahala sa Meralco. Pero nabahala siya doon sa mga baklang hinuli. Tingnan mo nga naman, ibang level. Ibang level to si Hontiveros.
nag-worry pa siya dun sa mga baklang hinuli. Ha, kesa dun sa mga Meralco bill natin na doble-doble ang hinisingil ngayon. Siya na naman, ay sus, siyempre. Yes, makatarungan kasi labag sa batas ngayon, pandemic. Ayan, oh, buti pa si Kuya, sinagot yung tanong. Dapat sagutin nyo rin yung tanong. Kayo naman, oh. Wait lang, ha? Sagutin nyo rin yung tanong. Ano ba yung tanong na yan? Ito, sandali. Oh, i-post natin. Ayan yung tanong. Mga baklang nag-rally, hinuli, makatarungan o hindi? Ngayon, pagdating sa batas, ayokong mangialam dyan, ha? Diba, lagi ko naman sinasabi sa inyo, hindi ako magmamagaling pagdating sa batas. Marami tayong abogado dyan. Kasi may mga nagsasabi, bakit daw legal naman daw yung 20 sila, ganyan-ganyan, blabla. Paso naman na daw yung, ano ba to, itong bayanihan act na yan, ganyan-ganyan. So, dapat kung uulin sila, in act of doing a crime, eh hindi naman daw crime ang mag-rally. Okay? Eh ngayon, ang tanong, eh syempre meron din dahilan yung police, hindi natin masasabi. Malay nyo, yung dahilan ng police, eh walang permit. Hindi natin maano yan eh, di ba? So, ayoko makialam dyan. Ito lang ang tanong dyan, ha? Ano ba ang pinagrarally nito mga baklang to? Yan ang tanong ko sa inyo. Sige nga ho, pakisagot. Diba, isa lamang ang nirarally nila. Ano yon? Pakisagot ako. Sabay-sabay nating isagot bago ituloy. Gusto ko kayong sumagot. Kasi parang klase to eh. May classroom, may batas. Pag sinunod mo yung batas sa classroom, gag! Gag ka. Joke lang. Ano ba yung pinagrarally nila? Di ba yung sinasabi nilang gay pride? Okay? Yan o eh. Ibig sabihin, ano ba sa... Oh, sige. Baka, para naman mas maano natin. Ano ba ang ibig sabihin ng pride? Oh, meaning pride sa Google natin. Basahin natin. Okay? Confidence and self-respect. As expressed by members of a group, typically one that has been socially marginalized on the basis of their shared identity, culture, and experience. Oh. Confidence and respect! Oh. Laway mo, tumatalsik! Oh. A feeling or deep pleasure of satisfaction derived from one's own achievement! The achievement of those with whom was blessed with qualities and possession. Oh, sa madaling salita, yung karespe-respeto. Oh, yan daw ang pinagdidiwang nito mga LGBT na ito. Hindi ko na kayo dadaanin sa batas, mga bakla kayo. Oh, respetuhan na lang. Sige, sino bang umaasa lang di karespe-respeto dyan? Sige nga ho. Ginagalit nyo ako eh. O, sino-sino ba? O, bibigyan ko kayo ng matinding example, ha? Ito, sample lang to. Ito, hindi sa akin galing to, ha? Huwag nyo akong ginagalit. Ito, papakita ko. Ayan. O, karespe-respeto ba ito? Tanungin ko kayo. Tanong ito, ha? Hindi ako nangungusga. Nagdananong ako. HIV and AIDS in the Philippines. Oh. Binilugan ko na yan, ha? Cases are concentrated among men who have sex with men. HIV cases among men having sex with men multiplied over 10 times since 2010. Oh. Ano? Nagalit nyo ako eh. Nagalit nyo ako. O baka sabihin nyo, eh, Wikipedia yan eh. O di sige, huwag tayo sa Wikipedia. Wikipedia, Wikipedia, oh. Doon tayo sa iba. Baka naman sabihin nyo, niloloko ko kayo eh. O sige, dito tayo. O sa PNA na lang. Ito ang kanilang report. O. Ito. 11,000 were diagnosed with HIV in 2007 to DOH. DOH nagsabi niyan. Anong sabi? Basa sa kabila. Second paragraph. The most common mode of transmission remained to be sexually contact with 962 cases.
87%. Ano daw? Ilan? Hindi 11 million. Hindi 14,000. Hindi 1,400. 87% of which were males having sex with males. SMSM. Mainstream media. Ay, iba pala yon, iba pala, iba. Meron din doon, pero iba yon, ha? Oh, saan daw? Saan daw yung 87%? Kaya lumala ang AIDS. Dahil daw sa males having sex with males. Sa Pilipinas to, ha? Report to. Hindi galing sa akin. Report ito. Tapos gusto nyo ng respeto? Oh, galit ka na naman. Pasensya na, ginagalit ako eh. Kasi sabi ko nga, yung rally-rally nila, wala naman akong pakialam doon kung gusto nyo mag-rally. Kung makatarungan o hindi makatarungan. O sige, legal battle yan eh. O sige, mag-away-away kayo mga madudulong kayo dyan. Pero ano ba, ano bang dahilan ng pagrarally ninyo? O di ba gay pride? O gay pride, gay pride, gay pride. O sige, asan ang pride? Asan ang dapat namin kayong respetuhin at ikasaya? Oh. Eh, eto nga oh. Report to ha. So sa madaling salita, sino nagpapakalat? Hindi ako nagsabi ha. Hindi ako nagsabi. News yan. Yun ang nakakaano eh. Hindi ko maintindihan eh. Gusto nyo pala eh. Kung gusto nyo talaga ng gay respect, pride, achu-chu-chu, you should speak up against your fellow, kung ano man tawag nyo sa gusto nyo nung tawag. Speak up and tell them, sandali, let's practice safe sex. Bakit? Ito eh, malala. This is something na tinatago natin to, pero totoo to. Hindi ito nababalita eh. Oh. Oy, grabe naman si anti-scam. Bayad ko sa late ko. Ay, maliit ka na lang araw-araw. Anti-scam, salamat sa 1,000 yen. Eh, di ba oh, yan ang hindi ko maintindihan eh. Kung gusto nyo kayong galangin kayo, dapat ang pinaglalaban nyo yung ikabubuti ng lipunan ninyo. Ano yung kabubuti ng society? Hindi yung, eh, galangin nyo kami! Kailangan namin ng CR! Hindi ganyan! Tinuturuan ko kayo ha. Ako, meron ako mga kaibigang bakla. Meron ako mga kaibigang homosexual, bisexual, marami akong kaibigan, ginagalang ko sila. Even if they don't demand to be respected, ginagalang ko sila. Kahit nung high school ako, tandang-tanda ko. Yung isa sa best friend ko doon, bakla yun. Pinagtatanggol ko yung pag binubuli yun. Kasi dapat silang respetuhin. Pero ang akin ito, gusto nyo talagang respetuhin kayo ng tao, ang ipaglaban yung ikabubuti ng lipunan nyo, yung society nyo. Sabihin nyo itong totoo. Eh, bakla pala kayo eh. Di sana gumamit kayo ng tama. Ako, eto ha, hindi ko kinukundi na ito mga to. Okay? Oo, sasabihin niyo ba, makasalanan. Safe sex is sinful. Oo, sa akin eh. Kaya lang nandiyan na sila eh. I cannot, hindi ko sila pwedeng, oh, mag-repent kayo. Hindi ganun ang repentance. Kindness leads to repentance. Kindness. Ano ba yan? Bigla sumabay bakla anong Barbie? Kaya lang ang sa akin, kung gusto talaga pala nilang galangin sila ng tao, eto yung ipaglaban ninyo. I-promote ninyo yung safe sex sa mga tao. Kasi, sino ba? Oh, ako ba nagsabi? Ilang percent? 87%. Okay? Ang linaw niyan. Tapos, eto. From January 1984 to 2017, 83% of the patients contracted the virus through homosexual. Yun yung 1984 to 2017, ha? Pero nung, okay, the most common, yung ano, 87% yung sa 2017 na. So, ganyang kalala. Sana yan ang pinaglalaban ninyo, hindi yung CR. Nakakainis kayo. Kaya nga sabi ko nga, eto ha, baka akala nung iba, basta-basta ko lang binabash itong mga ano. Wala akong binabash na bakla. Yung bakla na word is bakla. It's not, anong tawag doon? Degradatory. O, basta, hindi yun nakakababa. Yun ang Tagalog na homosexual, bakla eh. Ang akin lang, eto,
Kung meron pala kayong talagang pinaglalaban, ipaglaban nyo ito. Na dapat mag-practice kayo ng safe sex. Ako ha, I don't encourage them, okay? Pero sa akin, nandiyan na sila eh. O hindi, kung talagang meron kayong pinaglalaban, ito dapat yung pinaglalaban ninyo. O, basahin pa natin ha. Nyet. Mm. Muntikan ko na mamura kayo ng iba. Mm. Wait lang ha, wait. O, ito. Ito ha, tingnan nyo. The MSM, sabihin nyo, yung mga homosexual belong to the 24 to 34 age. O, while 30% no nag-age from 15 to 24, ibig sabihin 15 to 24 bakla doon nagkaka-transmit. Ang lupit. Oh. January 2000, 34,000. Ayan oh, nasa pangalawa yung nilinyahan ko. Yung 34,000 ng total ng merong HIV. Ay mali. 42,000 ng may HIV sa Pilipinas, ang 34,000 doon ay galing sa ano? Sa community nila. 'Di ba sa akin kung ito yung katotohanan, ha? Hindi ko ito pinaratang, hindi ito galing kung saan-saan. Ito ang katotohanan. Kung meron pala kayong pinaglalaban, sana ito ang focus ninyo. Itong ipaglaban nyo, bakit? Kasi ganito yan eh. Ito naman talagang totoo ha. Real talk tayo. Okay, real talk tayo. Sana nga eh, kung kayo-kayo lang yung nagkakahawaan. Marami pa dyan. May mga asawa din. Na babae. Ito, baka akala nyo. Ito ha. Ito. Please, understand. This is a serious matter. Ayokong gawin joke to. Kaya ako nagsiseryoso ngayon ha. Marami ho kong kilala. Na yung mga jowa nila, ang trabaho, mamakla. Tapos, pinapayagan pa ng mga babae. Bakit? Easy money. Hindi to biro ah. Marami akong kilalang ganyan. Easy money kasi, pag namakla eh. Tapos, uuwi sila doon sa mga jowa nilang babae na may mga anak. Ano ginawa doon? Kwentuhan? Ano, kwentuhan lang kami nung bakla. Ganon? Diba? Hindi ito ano ha, baka ito kasi ito yung tinatawag na tabu. Tabu ito sa mga tao. Hindi ito pinag-uusapan. Sabi ko nga, lalala ito pagdating ng panahon. Lalo na ngayon, walang trabaho. I'm telling you, lalala ito. Bakit? Eh nun ngang may trabaho eh. Itong mga lalaki, doon ang ginagawa eh. Kumakapit na, di ba sabi nga, meron nga tayong ginagamit na term na totoo to ha. Baka akala nyo oh, ang lalaki pag nagipit, saan kumakapit? Sa bakla. Totoo naman to. Oh. So ibig sabihin, ang ibig ko lamang sabihin, hindi ko kinukondena yung act na yon. Oo, that sa tingin ko mali yon. Pero problema na nung lalaki yon. Desisyon niya na yung buhay niya yun eh, kung gusto niya sirain. Ang akin lang, kung talagang may pinaglalaban to mga gay na to na nagrarally diyan sa kalsada, ang ipaglaban ninyo yung safe sex. Ipaglaban ninyo na dapat, hindi ganyan. Gumamit tayo ng tama, maging responsabling citizen tayo. Bakit? Pag may sakit naman na isa, lahat hawa-hawa na yan eh. Ang dami kong kilalang namatay na dahil sa AIDS. Ayaw pang aminin. Kunwari iba pa. At hindi nila, ito, to be clear, hindi nila nakuha yun ngayon lang. 10 years ago yun. Ganyang kalala ang ano sa atin. O sinong tinatalo nila? Alam naman nakuha nila yun sa kapwa babae. O. Kasi nga, masyadong ano, itong problema, hypocrisy sa Pilipinas. Huwag natin pag-usapan yan, pre. Masyadong ano yan, sensitive yung issue na yan. Huwag na natin ano. Eto nga, ayoko nga pag-usapan to. Bakit? Baka matanggal itong video na to. Mawala pa yung tip ninyo. Joke lang. Anong masasabi nyo sa nakita nyo? Mag-comment down below sa inyong opinion tungkol dito. And don't forget to subscribe to my channel, Donmar TV. And click the notification bell para updated kayo sa mga trending news. See you in the next video. Have a great day.